Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily represent those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Lagay mo yan dito para makita niyo. Miho, bra mo. Hindi, akin. Silinisin mo yung ganyan kasi hygiene yan. Ayusin niyo. Sino kumain ito? Anyone on ako? Tanda na, hindi kayo sinisipon dyan. Grabe kayo. Supposedly, ang girls' room malinis. Kasi babae tayo. Ang kapal nung alikabok. Hindi, ayun. Dumi na yan. Tiniis niyo. So, di ba nakita niya? Ang linis ng bahay. Dapat malinis para walang sakit. Oh, tingnan mo. Ang ganda. Tingnan niyo. Oh. Diba? Nakaka-happy? Simula ngayon, mag-tatagalog na tayo. Gawa kaya tayo ng ano, teleserye. Kayo to? May lalaki ka, no? May lalaki ka! Ay! Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Bakit? Sino ka pa? Sino siya palagay niya? Roger, ano ba ginagawa mo? Bakit ka naglalasing? Tawan mo ako, ma. Nagaya ka rin ba ng papa? Sige, saktan mo ako! Saktan ko! Galing! Na-surprise ako talagang sina Roger career eh. Nasaan ka ngayon kay Tommy? Hindi ko rin po alam eh. Bawal makipaglaro sa pag-ibig. Bawal maglaro ng damdamin ng ibang tao. Tignan mo kung ano yung priorities mo. Bakit ba ako pumasok dito? Never kang magiging masaya pag utak ang ginamit mo. Laging ang kaligayahan ay nanggagaling lagi sa puso. Ay, grabe! Patindi na nga ng patindi ang mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya dahil buksa nga po ay magkaganap na eviction night. Sino-sino kaya ka ni Richard, Zeus at Jameson ang babalik na dito sa outside world? Kaya tutok lang kayo dito sa PBB 737 Online! Good evening mga kapamilya all over the world! Good evening, Robbie! Good evening, brother! Kamusta ka? Mabuti. Mm-hmm. May oras para mag-ayos ng buhok. Alam nyo, meron lang ako nakikita mga entities dito sa loob ng bahay ni Kuya, especially sa studio na to. Kaya, kung may nakita po kayong mga ganitong itsura... Na sumasayaw sa glass door. Oo, huwag po kayong magugulat. Ayan po. Oo. Huwag po kayong sasama dahil siya po, ayan o, grabe. Walang naman. Ulo. Tsaka grabe. Nako. Ito yung, kailangan tabasin ng gilid, oh. Punong-puno ng chicharon. Grabe! Oo, ano ba to? Chano, likod? Mga kapamilya, likod pa lang to. Paano pa kayo harap? Grabe. Pero balikan natin ang mga VTR na nakita natin. Nararamdaman na nga ang presensya ng Queen Mother sa ng bahay ni Kuya mula sa mga pangaral sa mga housemates at sa kalinisan ng kapaligiran. Grabe nga kasi ang dumi sa ng bahay ni Kuya. Feeling ko nga yung dumi na yun simula pa nung pumasok yung regular housemates. Eh. Namuuna nang namuo eh. O nakita yung teens. Diba nakita mo kasi parang yung white may. Oh. Usually kapag bago-bago pa lang may kulay pa yung hindi mo pa mahalata yung alikabok. Pero sa camera kitang-kita mo maalikabok eh. Halatang-halata. Tsaka nung ginanon yung kumot nung nilinis na nila, meron talaga. Kalat, no? At yung pinaka nakakahiya doon, sa girls room. Diba? Ito pa na nangyari. Gusto rin niya na matutong magtagalog ang mga Ingliserong housemates. Kaya nakaisip si Queen Mother ng paraan para mapagawa niya to. At ginawa niya to sa pamamagitan ng oras serye. Ang oras serye na nakita po natin kanina, si Roger po, eh naglasing sa pamamagitan ng iced tea. Tsaka yung ano... Yung sinabi ni Tommy, anong karapatan niya na gawa sa'yo to? No, ano? Pa-Japanese na eh. Oo nga eh. Hindi ko alam kung si Joe ang nagsalita. Pero at least, di ba, mas natitest yung ating housemates, mas napipilitan yung mga foreigners natin sa lumabahay ni Kuya. Na mag-Tagalog, di ba? Marami-rami rin sila dun. Oo. Tsaka tago sa puso ang mga salita na payong binitawan ni Queen Mother sa mga housemates sa naganap na confession with the Queen Mother. Tignan, nasaan nga ba si Kuya?
parang wala siyang absent siya for the past 3 days. Kasi nga, diba, nag-take over si King Mother. Tsaka yung mga advices niya, parang merong halong personal experience, no? When it comes to love, when it comes to raising a family, when it comes to raising your kid. Kasi napagdaanan na ni Miss Carla talaga, yes, yun. Yes, not just once, but 4 times. Wow! Grabe mga revelation talaga dito sa PBB 727 online. At tulad ng mga revelations na ibinabato nyo sa amin sa ating PBB 737 No Filter. Simulan po pero natin. Pero bago yan, napapanood din tayo sa replay mamaya 12 midnight sa Jeepney TV Sky Cable Channel 9. At of course, nasa harapan ng screen ninyo ang social media sites namin. And don't forget our hashtag for tonight, PBB 737 Video Hits. Video K Hits. Yo. Video K Hits. Oo, kasi paboritong, ayun yung may kinalaman sa live stream natin kahapon. Kasi pagkagising nila, gumimbal sa kanila ang malaking video key machine. Ayun. Tayo mga Pinoy, talagang mahilig tayo sa kantahan. Nagpakitang gilas na nga yung mga housemates. Pati si Queen Mother, nagpakitang gilas. Grabe, no? Ang naabutan lang natin dito sa PBB 737 online, live na live, eh yung kanta ni Daniel Padilla na inawit ni Bailey. Pero, diba? Oo. Nasa inyo lahat. Yung ano, yung kinanta ni Franco, matatakil ba natin today? Maybe tomorrow. Tonight! Tonight! Kasi maganda yun. Oo. Ay, nako. Sipin mo, nagalit si Bailey, no? Ay, abangan nila yun sa prime time, mga. Nako, at marami rin ang nag-react sa ating online. Ay, nako, totoo yan, kanina, Robby. Alam nyo kung ba't sobrang excited ako? Bakit? Ang dami talagang nagsasabi ng samot-saring... Kasi malaman yung ano eh. Yung episode kagabi. Tsaka yung kanta na kinanta ni Franco. Ito, ito, ito. Simulan natin sa sabi ni ILY underscore Don Zeus. You nailed it, Don. You're so very talented and smart. Nesine ang lihit. Si Zeus na lang wala. Uy, gusto ko nga pala pasalamatan si Mami Ida dahil grabe yung komento sa online world. Tawa na tawa lahat ng mga kapamilya natin. Tumawa lahat ng nasa online world. Tawa na tawa. Di ba? Walang sense, pero tawa lang na tawa. May ganun kasi, nakakahawang tawa, di ba? Na ibigay na sa atin yung good vibes yesterday. Eto, good vibes ba to? Hindi. Sabi ni Tori Rizzi, ang boring na ngayon na PBB, walang housemate na pangmasa. Yung tututukan mo gabi-gabi, sana next season, mixed personalities, hindi puro galing sa showbiz. Yung tipong makaka-relate bawat manunood. Poor PBB kung kailan 10th season, dun pa tsumaka. I think kailangan ipasok si Mami Ida kung gusto niya. Diba? Oh. Sino na ipasok kung ano, kung marami. Pero grabe siya nga yung emosyon na ibinigay niya sa atin, from tawa to iyak. Natakil niya lahat. Grabe, grabe. Well, kung emosyon lang pag-usapan, nako itong next guest natin, mamaya-maya na makakasama natin, sobrang ano? Papapaiyak natin, feeling ko. Huwag naman. Nananahimik sa gilid. Pero bago yan, magbasa muna tayo ng mga messages pa. Mean tweets. Sabi ni Elisa Lim Presilias, maganda ang mag-visit ni Mother Queen sa BBH. Sa Big Brother House, si Miss Carla Estrada, ang ganda ng mga itunuro niya sa mga housemates na discipline and cleanliness, at maganda rin ang mga sinabi niya sa personal buhay niya at sa real life ng tao, at ang ganda ng mukha niya pati rin, pa rin. Thank you, Miss Carla. Pati ako nanood sa 24/7. My lesson learned sa mga ibinabahagi mo sa housemates about life. Galing niya. Ang ganda nun kasi kung ano man yung nangyayari sa loob, ibig sabihin, applicable din outside. Totoo. Kasi, di ba, sinabi niya na yung mga advices, nakaka-relate din sila sa mga sinabi ni Queen Mother. And that's PBB. What's happening inside is a reflection of what's really happening outside. That's true. And yung mga housemates natin, kaya po natin sila pinili, hindi dahil lang na gwapo sila, na model or sila. Or gusto lang showbiz life. Oo, gusto lang showbiz life. Sila po ay napili po ni Kuya dahil they represent a part of our community, of our society. So, I'm sure... And they have beautiful stories, each and every one yan, of them. Yan, na i-reveal natin eventually, or i-reveal po nila sa atin eventually, yes, sa loob ng bahay, exactly. Kuya. Oo. And we got our last tweet or comment coming from at I am George Jer. George Jer. Mas maganda pa yung dating PBB, pero ngayon, basura na, boo. Pray for PBB. Baka napanood niya yung PBB mo.
Sobrang ganda kasi ng PBB mo. Sobra talaga. So, ang galing ni AJC doon, no? Pero alam mo ba, sa dinami namin ng PBB, ito yung PBB na talagang ibang-iba sa lahat ng ano, editions eh. Imagine mo, and that's what's important, di ba? Three seasons in one. Last season kasi, tatlong seasons pinagsama-sama. Pero ito, iba't ibang parte ng, iba't ibang face ang pinagdaanan ng mga kapamilya natin at ng housemates. And that's what we cater to our audience. Difference. Yes. Diba? Variety. Buffet. Yo. Hindi naman tayo parating pwedeng fast food, hindi naman tayo parating gourmet. Dapat nagsuserve tayo ng iba't ibang klaseng puta. Narinig ko yun sa Star Cinema dati. Ilang beses ko na siguro kasi nabanggit yun. Ganun. Sorry. Pero ito kayo ang about buffet. Nakilala po natin ang iba't ibang personalities ng ating mga housemates sa pamamagitan po ng kanilang daddy, na daddy ni Richard at ni mommy ni Zeus na si Mommy Ida. At ngayon naman, panahon na para kinalanin ng isa pang nominado natin na si Jameson. At makakasama po natin live na live dito sa PBB 737 Online ang kanyang sister na si Abigail. Abigail! Welcome to PBB 737 Online. Kamusta? I'm good. Wow! English! Wow. Napansin ko lang, may hawig siya ng konti kay Sue Ramirez. Someone told me that din. Oh, talaga? Oh, how did you feel? Wala lang. Swerte ko naman, may kamukha akong artista. Swerte ni Sue, kamukha mo siya. Welcome na welcome ka dito. Kamusta ang pakiramdam mo? So nakikita niyo na ang mga banat ng mga Robby Domingo natin. Ay, grabe. Congrats if you're watching. Hello. Maraming salamat sa pagbisita. Pero ito kasi, Sister Abigail, diretsuhin na natin, di ba? Sister Abigail. Ate Abigail. Kasi twice in a row nominated si Jameson. Ano ba yung pakiramdam? Ano ba yung reaction mo? Well, nung na-nominate siya ulit, like I felt shocked and sad kasi like he's really nice and then like suddenly he gets 2 points from every housemate and stuff, but okay lang naman, I understand. Ganyan naman talaga. Pero I know naman like at the end it'll be worth it like after everything. Paano ba ina-handle ng family mo itong ganitong klaseng sitwasyon? Yun, like, we don't take it really seriously. Hindi naman parang tawa-tawa, ganyan-ganyan. Nominated si Jameson! Ganyan. Yes! Okay. Pero how does it affect your family? Kasi syempre, di ba, all of a sudden, I'm sure yung family ninyo, very private, ganyan-ganyan. All of a sudden, biglang nasa PBB house si Jameson, yung mga neighbor nyo, yung mga kaibigan nyo, nagtatanong kung ano nangyari. Even yung buhay nyo, naapektuhan na rin kasi one way or another, naikukwento niya yan sa loob ng bahay ni Kuya. Yes. Nung pumasok pa yung family ninyo dun sa loob ng bahay. Nakaka-shock kasi like, I've been watching PBB since I was young pa. And then like, pinangarap ko din makapasok. Tapos makakapasok pala Kuya ko. Seryoso? So nag-edition ka rin? Yes, I did. Sabay kayo ni Jameson? Yeah. You sa teens, malamang. Yeah, teens. And si Jameson, I'm just wondering, no? But si Jameson, napasok sa regulars natin. Kasi he just turned 18 yung panahon na yon. Oh, that's why. Pero sa tingin mo, si Jameson kasi parang grabe yung pinagdadaanan sa loob ng bahay ni Kuya. Yeah. Ngayon, ha? Kasi parang ang bigat ng pinagdadaanan niya. Sa labas ng bahay ni Kuya, sa outside world, paano ba niya hinahandle yung mga ganitong klaseng emotions? Lagi siyang nag-iisip ng positive kasi he is also a really positive person. Tapos, yun, kinakausap niya ako since very close kami. Ano like, siya sabi niya sa'yo? Nilulubos niya sa akin yung mga feelings niya. Kasi I also do the same din. Tapos yung parang like, gumagaan naman loob niya. I was like, it's okay, you know, like mas maraming nagmamahal sa'yo. O ganyan. Ilan kayong magkakapatid sa... Tatlo. And kayong dalawa yung pinaka... Yeah. Mas close. Yeah. Si Jameson ba yung pinaka... Yung, ay, na, siya ba yung pinaka matanda? No, he's in the middle. In the middle? Ikaw yung pinaka... Si yung agwat niyo sa oldest na kapatid niyo? 1 year lang kay Jameson because he's 19, the oldest, our oldest brother. Oh, at least kayo, mas nakikilala na natin si Jameson kasi si Jameson... Ika nga ni Mommy ba? Last week. Tama, ni Mommy last week. Siya yung parang tahimik lang. Ika nga niya, sabi siya yung wallpaper. Sa loob ng bahay ni Kuya. Oo. At least ngayon, tayo po, kasama ng taong bahay, mas nakikilala po natin, kahit paano, si Jameson through
his sister. At ngayon, eh, magpapakita kami sa inyo ng VTR at footage tungkol sa mga nangyari itong nakaraang linggo at hingi namin yung reaction mo. Mga rason, mga housemates kung bakit na-inominate nila si Yan ang James. Unang VTR natin. Kaya naman, panoorin natin yan sa PB 737 Rewind. Out of everyone, he is the least driven to stay in the PBB house. All the reasons, man. It's fine, bro. Still love you guys as family, no matter what. I hope you guys can forgive me. Kulang siya sa effort para makatulong sa weekly task. Sorry. Love you, brother. Hindi ba I would like to give you 2 points because you did not step up and you lack a bit of leadership and maturity parang teenager at hindi adult. Pinibigyan ko ng 2 points si Jameson dahil siya ang pinaka hindi ko ka-close sa bahay dahil sa age gap. Kay Jameson kasi hindi nakikipag-cooperate nitong dumaan na linggo. Baba, sa gitna. Ha, Nep! Kung graduation yon, ang dami ng award. Parang ano eh, no? Ako parang, pag pinapanood ko, tapos tinitingnan ko yung reaction ng mukha ni Jameson, parang hindi mo siya mabasa. I think that's also the reason why na parang nanonominate siya. Na ang dami ng walls eh. Na nami-misinterpret na kung ano yung reaction niya. Kasi parang nakaganon lang siya. Hindi ko alam kung nasaktan siya, exactly. Wala siyang pake. Yun. O talagang tinitibayan lang niya yung loob niya. Kasi yung mga rason na ibinigay sa kanya, siya yung pinaka-least na driven, kulang sa effort, hindi daw adult and dahil daw sa age gap. Well, for me, since Earl goes, for me, what I can see in his face is that he's just trying his best to understand them. Kasi for me then, I would try my best to understand the other housemates since yun nga, mas pinakabata si Jameson, mas nakakatanda sila. Eh, syempre, like, iintindihan niya na lang and, of course, think positive and ask advice from people and stuff. Malaking factor ba yun sa tingin mo, yung age gap, yung factor na siya yung pinakabata sa mga bayan. Not really, kasi marami ding tao na, but so, like for me, I also have friends that are also way older than me, but I get along with them easily. But maybe for other people, like they're hindi talaga nila hilig na magkipag-close na mas nakakabata sa kanila. So, we can't please everyone, right? Is it safe to say sa tingin mo, na introvert ba si, ano, si Jameson? Sa labas ng bahay ni Kuya? Medyo. Pero sa tingin mo, magbabago yung pakitungo niya sa housemates if, just in case, napasama siya dun sa teen housemates? Siguro. Kasi sa tingin mo, mas magja-jive siya? Yes. Feeling ko iba yung magiging dynamics kasi na parang, kasi yeah, parang diba? Si Jimboy, di ba? Kasi oo, na ngayon. Tulad ng sinabi mo dati, pag matanda ka, you take, di ba ikaw yung pinakamatanda sa loob ng bahay ni Kuya, you take the role of the big kuya. Oo, dun sa mga housemates. Yun, tiyo mo kasi nung pumasok yung Big Four, parang mas nagkaroon siya ng role. Oo, nagkaroon siya ng friend kaagad through Jimboy, through the Big Four, di ba? Pero mas lumaks yung loob niya, makipag-close sa mga ibang tao, ganyan. Paano nga ba siya nakipag-halubilo sa ibang tao sa outside world? Well, at first, like, pag hindi niya kakilala muna, he's gonna ask, like, ka-close niya yung may kilala sa kanya, like, who's that? Like, ang pangalan stalker. Niya, ganon, parang ganon. 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 Tapos siya, oh, okay, I'll try to make, like, get close with him or her, ganyan. Eto ngayon, alamin natin kung, kasi diba, pumasok si Queen Mother. So siya yung naging mother figure ng mga housemates. Ngayon, titingnan natin, papanoorin natin kung ano yung naging question mismo ni Jameson kay Tita Carla. Eto, panoorin natin first time sa online. Jameson, I've heard na isa ka sa naka-kandidato for eviction. Yeah. And I've learned na yung pag-vote sa'yo was harapan with all the housemates. Yes. Yeah, so
masama pa rin ba yung pakiramdam mo until now about it? No, I'm feeling better now. Parang I looked at it as a motivation for me to work harder and show the housemates tsaka yung people sa labas na I'm worth staying here. I understand naman yung mga reasons nila and it's just something that I need to improve about myself. Magandang attitude yan, ha? Magandang kaugalian yan. So kung sa tingin mo saan galing yung nomination for you na for eviction, dun ka kukuha ng pagbabago. Yes, exactly. Okay, you have to change it kung sa tingin mo saan ka nagkulang. Mm-hmm. Because you really have to do your best because you're here already. Mm-hmm. Nandito ka na sa loob eh. Mm-hmm. Diba? Bakit ka pa magpapabaya? Opo. Then you just do your best. Yes, I will. Okay, and makisama ka. Opo. Okay? Ayun! Great piece of advice coming from our Queen Mother. Diba? Amidst the darkness, nakita pa niya yung ilaw. And that's, yun naman talagang dapat sa buhay natin. You have to see the brighter and the lighter side of things. Kasi mas dun ka, gaganahan mabuhay pa. Yeah. Ganun ba talaga si Jameson? Yes. Pag when he feels something, like he doesn't just like give up easily. Yung parang was like, hey, mas gagalingan ko na lang sa susunod. Mm. Ganyan. Yun yung nakasanayan niya. Like to be more better like at next time instead. Kasi may kilala ako na mga housemates, or even ex-housemates before, na pag na-nominate na sila, wala na silang parang bahala na kung anong mangyari. Pero siya, he takes that as a challenge to be better. Pero kami kasi nagtatanong dito sa outside world, kailan ba namin talaga makikita yung real Jameson? Na yung, I mean, is he being real inside the Big Brother house? Probably, because like he is really quiet actually, but maybe he's kasi para sa nakikita ko, like he isn't really close with like super close with anyone inside the house, so like he can't really connect. Connect and act like his real self talaga, kasi he doesn't know how to show it. Yun. Actually, I was about to ask about that, kasi parang makikita mo sa body language, di ba? Kasi kanina katulad binibigyan siya ng advice. Hindi ko makita minsan, hindi ko makita dun sa, for that certain situation na interesado siya dun sa sinasabi ni Tita Carla. Kasi nakaganito lang siya. No reaction. NR palagi, no? So parang, minsan, yun yung hinahanap mo na parang you just have body language. Kasi it manifest eh. Oh. Diba? Kung ano yung nandito, lalabas sa katawan natin. Totoo yan. So yun lang yung siguro yung hinahanap ng mga tao from him. A sense of openness na, uy, andito ako, ready ako makipagkilala sa inyo. Kasi napansin ko na yan, ha, na pag nakipag-usap siya sa ibang housemates, nakaganon siya. Sarado eh. Parang ayaw niya And that's a body language of having walls. Oo. So, sa labas ng bahay ni Kuya, sa inyo, paano ba siya makitungo? Or paano ba siya mag-socialize? Baka ganun naman talaga sila mag-usap. Kamusta kasi? Hindi. Well, pag sa akin, mahilig siya mag-ganyan talaga. Talaga. Ever since. Yeah. He got used to it, I guess. Sa tingin mo, bakit siya maraming walls na inilagay para sa kanyang personality or sa kanyang emotions? Dahil ba yun sa, dun nga sa 8 years na nawala si Daddy? Yeah, siguro, like, maybe he got used to, like, being, because he is quiet, right? Mm-hmm. Like, maybe he's not really used to opening up that easily to people. Mm-hmm. Of, like, what he really feels inside, mm-hmm. yung ganyan. Yung parang mas kinikip na lang niya inside kasi hindi niya alam kung kanino niya sasabihin kung anong nararamdaman niya. And yun nga, hindi niya alam kung paano siya mag-open up, kanya i-show yung sarili niya. Kasi feeling niya na maybe they won't like that. Is he afraid to show probably his personality? Yeah, probably he's afraid of it. Probably. And that's not a bad thing, ha? Yeah. I mean, lahat naman tayo iba-iba. Ginawa tayo ng Diyos equally, iba-ibang personalities. At sana eventually, mag-open up na si Jameson sa ating lahat, hindi lang sa ating housemates. Pero, talking about the dad and Jameson moment, how did you guys react to that one? Oh, I cried so much kasi sobrang nakaka-touch yung moment na yon, yung sa 100 seconds. Kasi I could, like, Jameson's reaction pa lang sobrang like, oh my gosh, dad, sabi ganyan. Yung parang... You can feel it as well. Yeah, na, yung parang like, sobrang niya nang hinintay yon yung feeling. Tapos nakuha niya na yung moment na yun, sobrang sa'yo. Pero kayo, nakita na kayo ni Daddy Robin. Yeah.
after that week. After that moment as well. Yeah. Oh. Matagal-tagal ba kayo hindi nagkasama? Yeah, eight years. Grabe, no? Okay. I was young. I was really young. Abs. Sorry, ah. Naging ka-close na. Oh. Abs. Gano ka-importante sa inyo na makita ulit si Daddy for 8 years? Well, of course, siya yung tunay namin na tatay, di ba? Like, yung we would want to know what he thinks na kung anong mukha niya na impersonal talaga since it's been 8 years. And syempre, gusto rin namin makasama yung tatay namin. Iba kapag kompleto kasi talaga. Yes. Oh, kapag may nakakasama ka, may nakakausap ka. Mabuti na lang may PBB para matulungan, yes, ang ating mga housemates na buuin yung circle nila. Diba? Ito naman, we're going to cross dito sa ating no filter tweets. Kasi syempre, iba't iba yung reaction ng mga tao. And eto, simulan ko from Cherry Santos Nasi. Sabi niya, karapat dapat ka, Jameson, na maiwan, guys. Pagtulungan natin siya, na-vote kasi hindi pa natin nakikita yung talent niya. Mm. Pag lumabas yung talent niya, I'm sure ikaw na yung tututukan namin gabi-gabi. Ang cute mo, bunso. Mm. Ano ba ang mga talents ba ni Jameson? Yun nga yung pinagtataka namin eh. Parang he's the jack of all trade. Yeah. He's a good listener. Mm-hmm. Like, pag sinasabihan ko siya ng problema, lagi siyang nandyan. He would always be there for you. Bakit hindi siya nakikinig? Or that's a real... Oo, ganun lang. Ganun lang siya. Or that's a real talent, ah. Kasi not all people can really listen. Oo. Kasi like, some people don't really care. Yung parang, okay. Eh, but if yun na lang kaya, no, ma-appreciate na lang nila yung talent ni Jameson na nakikinig. Ano? Diba, lahat ng housemates magsalita lang kay Jameson. Siya hindi nagang, kayo i-judge yun, ni Jameson. Kaya nga. Diba? Oo, oh, nakagano na siya. Mahirap yun. Yun nga lang, hindi siya nakikilala. Oo, yun lang siya. Hindi siya nakikilala masyado. Ito naman, second sabi ni Matthew, labas na yan, walang-wala namang napapatunayan yan. Porket guwapo, boto agad. Yan naman kayo eh. I-save na lang natin sina Zeus at Richard. May na itutulong pa. Grabe, alam mo, sobrang na-windang lahat ng mga kapamilya natin, pati yung mga bosses natin. Yeah. Dumungaw dun sa ating door sa taas at pinapakinggan lahat ng mga aganapan dito sa PB737 online. What can you say about that comment? Well, I can't judge that. Kasi yun yung thoughts niya sa kuya ko. Papabayaan ko na lang kasi siguro nga pag lumabas naman, maybe there are other opportunities for my brother instead of PBB, right? Grabe yung pamilya nila, no? At least, ano, let klaro. Them be. Klaro, tsaka kung ano si Jameson sa loob, nakita mo kung paano yung influence nila na, okay, kahit ganito yung nangyari sa buhay ko, positive tayo. Eto naman, sabi ni Coyote, although medyo young pa si Jameson, mas marami siyang nagagawa kaysa kay Richard. Pakiibig na si Richard. Okay, grabe. Bastos naman kung siya. Comparison. Of course, hindi natin nakikita again. Mm-hmm. 24 hours, 7 days a week, hindi natin nakikita what exactly is happening. Unless super duper tutok kayo sa 24/7 live stream actually, natin. So, kahit tutok tayo sa 24/7, we are just seeing the tip of the iceberg. Yes. Dahil ang dami pang mga kaganapan at emotions ang hindi natin nakikita, nararamdaman. Mm-hmm. Only housemates. Ito naman, sabi ni Hello Kathy, evict Jameson, walang contribution sa bahay, para lang siyang dekorasyon sa... Dekorasyon sa loob. I know, kahit dekorasyon pala hindi. Vote wisely. Oh! Yun naman pala, kahit positive pa din, kahit sa dulo lang. Yun, vote wisely nga naman. Kasi we shouldn't, you know, well, other people like has their favorite between the three of them. Pero kung kanino ka suporta, dun lang. You don't have to hate on others, diba? How do you react to those comments? I like that. Ito daw si Jameson, wallflower. Parang, okay, nandyan lang siya. Sabi ng bahay ni Kuya. Yeah, I can also see that because he is quiet, ganyan. Pero like, I don't really mind those people who say stuff like negative. Can you really, being a wallflower, do you think you're also a wallflower? No. Malayo personality mo kayo. Yes, I'm different because I'm a loud person. Yeah. Totoo! Oo. You're loud? Yes. Okay. Kung loud person to, tapos si... Grabe! Ang lindi! Ano pa? Kung ito na yung loud. Oo, kung ito yung loud para sa pamilya nila. Ano pa yung soft sa'yo? Oo! Ay, nako. Ito na lang. Ilabas mo yung pagiging loud mo. Bigyan mo naman kami ng mensahe sa lahat ng supporters muna.
Okay. Guys, salamat sa lahat nagsusuporta sa kuya ko. Ituloy niyo yan. Mm-hmm. And dun sa mga not so much supporters? It's okay, mahal ka rin namin. Wow! Pag pinato ka ng tinapay, ng bato, pag pinato ka ng tinapay, kainin mo. Pero pag pinato ka ng bato, hindi, pag pinato ka ng tinapay, lagay mo ng peanut butter, balik mo sa kanila. Oh, yun nga. Yes, correct. When you have those arguments or those comments, you kill them with kindness. Yes. Ibang klase, pamilya nila. Oo, ang daming baon, no? Maraming salamat. Palapakan po natin. Sister Abs, only here on TV 77 online. Maraming salamat dahil dyan, mas nakilala pa namin si Jameson. Ayun, at mga kapamilya, kung ako sa inyo, may panoon pa kayo. Para iboto ang paborito ng housemate, just text BB, space name of housemate, and send to 2366 for all networks. Bukas na po, once again, magaganap ang 5th eviction night ng TV 77. Kinakabahan din ako. Grabe, no? Pero sure tayo. Eviction na naman. Sigurado, lalaki ang lalabas. Oh, definitely. Oo. Pero going back to our program, ilang araw na lang ang pananatili ni Queen Mother Carlos Lumbangin Kuya. Kaya naman, nilulubos niya ang pagkakataon na kausapin ng masinsinan ang mga housemates. At mga kaganapan na yan, ito po, panoorin natin first time sa online. No, I keep telling them late. You guys have such huge potentials, and you're one step in the showbiz industry already. But as long as you do the right thing, stay true to yourself, they can reach somewhere. Really. Yeah, merong tamang age and merong tamang time for that. Huwag kayo magmadali. Yeah, true. You'll get there, trust me. Yeah. And then the perfect age and the perfect maturity when you get there. Yan ang maganda because you'll know better than anybody else. Ngayon kasi, when nagra-rush ka, nagmamadali ka yung ambilis ng yung face ng life. That's when you get palpak. And then train yourself, what's the first step? Speak Tagalog. Okay? That's just a secret word. Wala akong iiwanan sa inyo kung hindi yan. Because I'll be going soon, so... Don't rush things, because you're gonna get there, okay? And then, choose your friends na sasamahan, because yung influence ng kaibigan, pag hindi maganda, ibig sabihin, he's not or she's not a friend. You build the trust, and then, don't give it 100%. Maraming... Kunwari, you know what's kunwari? Like, there's a lot of fake people that's a painful truth. The fake friends are the best actors and actresses. Yeah. Get what I mean? Mm-hmm. So you just have to be careful. You don't have to be rude. You don't have to be mean. But you have to be wise. Ay, grabe. Yun nga yung mga usapan na nangyayari sa loob ng bahay ni Kuya about friends. Pero totoo yan, ha? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yes. May sinasabi ba kanina, di ba? Na parang, like a certain person, when you spend so much on your friends, parang minsan hindi tama. Yes, I also agree with you with that. Kanya-kanya sa bawat tao eh. Kanya-kanya. Kaya lang kasi minsan, di ba, minsan kapag wala kang pamilya, ang ginagawa mong pamilya is your friends. Totoo yan. Totoo yan. Pero dapat kasi, kilala mo kaibigan mo. Kasi kung hindi, baka ang habol sa'yo ng kaibigan mo, hindi yung personality mo. Yes, oo. Baka yung yaman mo ang habol. Yun ang nakatapos. Kung sino ka ngayon. Kung sino, oo. Pero again, iba-iba ang mga pangyayari sa buhay. Basta, so, dun, we totally agree with Queen Mother sa lahat ng mga advices niya. Just make sure na sila din mismo, nag-iisip sila para sa sarili nila. Yeah. At ito nga, kung ang mga girls, nagkakaroon sila ng mga girl talk nila. Ang mga boys, totoo to. Yung may mga kanya-kanya rin kayong boy talk. Tapos na pag-uusapan niyo parati yung mga girls. Yun! Kasi ito na yun, pare! Gusto ko. Oy, okay. Isuyin mo na yung spiel. Okay na. Ano nga ba ang iniisip ng mga boys tungkol sa mga girls? Panoorin natin first time sa online. Ito na! Panoorin tayo mag-relate! I was one of those girls where, for me, she's in between friend zone and attraction. Oh yeah, she's really in between there. Hold her
since the first week. You're exactly the type of girl that I've met so many times and I can read you like a book. So hard, like, I want to get... Like, it's hard because you know, like, you already, you know the boundaries 100%. Exactly. There's no doubt about it. You don't even question. Exactly. I mean, Zeus, on the other hand, he's getting, you know, he's getting really confused with that. She knows what she's doing to him. Ginagamit ko rin naman ang puso ko, yun, alam kong ano. Tsaka, pag ginawa ko yun, masasaktan ko yun. Malaki kasi yung point na dito lang kasi tayo nagkita. Malaki yung point. Hindi ako naniniwala doon sa ano. Kung meron man, sa labas. Kung gusto ko man talaga si Zeus, hintayin ko makalabas ka din dito. Pero bakit malamang nasabi? Hindi nararamdaman ka ano? Hindi. Eh, ibig sabihin, nangyari sa inyo ito. Kung may nararamdaman ako, single ako, or kaya ngayon wala, tapos gusto ko siya. Hintayin mo pa, after ko. Kasi din mo lang, oh, ako din. Lalo kung kunyari, ipapalit ko yung boyfriend ko sa kanya. Sisiguraduhin ko naman, yung ganun ba, yung, kasi nga, ano lang to eh, itong mundo natin. Ito lang kasi, temporary lang to. Hindi nga rin ang gusto ko kayo. Hindi naman ibig sabihin hindi totoo. Imagine. Pero temporary. Gusto mo na ba talaga si Tom? Siyempre, hindi. Hindi ko pa nga siya kinakakilala. Hindi ko ma siya nakakakilala na bonggang-bongga. Gugustuhin ko na bagad. Eh, parang nagkamali na naman ako niyan. Eh, diyan na nga ako nagsimulang nagkamali. Ulitin ko pa ba? I don't care so much about the compliments. Well, I guess it's just I'm confused on how she feels. Yeah. I don't think liking is the right word for now. Like, more of she's... Like, you know how girls are, like, they're legal. They want guys to make legal. And, well, the fact that she's opening her heart to a court date. Someone courting. That's a good sign. I guess it's a good sign. Yun pala, he said, she said moments. At alam mo yun, yung naalala ko kasi yung mga panahon na ano yun, mga panliligaw. Di ba? At marami ka niyan. Lalong-lalong, tawagin na natin. Dream talaga doctor na. Talaga na, ipasa talaga talaga sa akin. Ay pare, doble kara yan, yung mga moments na nangyari. Hindi. Doble kara yung parang. Doble kara yung mga... Nangyayari. Kasi, di ba, he said, she said nga. Oh, sakto. Eh, paso ko yun. Hindi, sandali. Ito. Kasi, di ba, napansin mo yung difference ng pag-uusap ng boys sa girls. Yung girls, iniisip nila beyond PBB house. Oh, that's true. Di ba? Yung mga boys, now. We're thinking now. What I feel now. At the moment, I like you. That's the difference. Nakikita mo yung pagkakaiba ng pag-uusap. Doon nila masusukat kung ano ba talaga ano mangyayari sa atin in the future. Pero feeling ko, ako I have to side with the girls. Kasi sa lugang bahay ni Kuya, iba talaga yung mundo eh. Kahit nasabihin mo na, okay, it's us here in the house against the world, it will be really different once you exit the Big Brother house. Ako, kasi di ba parang nagko-contradict ako dun sa like, pag pinapakita yung Tomiho. Ako naman, hindi naman kailangan mag-commitment kaagad. Ang pinakamaganda kasi is enjoy nyo. Yung moment, no? Yung moment, di ba? Kasi, yan ang pinakamasarap na parang mag-commit. Huwag tayo mag-commit. Kilig-kilig vibes. Pero, ano, let's have us. Oo. Di ba? Let's have a we, oh. Not today. Ayun, let's have a we with limits. Yes! Pag ganun, oo. Pero paano yun? Paano may label yun, pare? Uso naman yun ngayon eh. MU. No labels. Mag-un, ganun lang. Medyo ganun na konti. Oo. Ang hirap naman ng mga pangyayari. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon, no? Millennials. Ano yun? Pero alam nyo, di maikakaila na hirap. Mahirap talaga sa... Hirap na hirap sa Tagalog ang Teen Big Four na sina Bailey at Ilona. Kala ko si Jimboy at si Franco. Sobra! Grabe! Kaya naman para mas matuto sila ng Tagalog, eh nagkaroon sila ng special task. At kung ano yun, panoorin po natin first time sa online. Ilona, Bailey, and Tommy, magandang gabi. Magandang gabi, Kuya. Oras na para sa inyong Tagalog lessons. Yes, pa. Pumili kayong tatlo kung ano ang topic. Pagkain. Can we do food po? Pagkain? Sige. Pagkain po. That's eating. Anong paborito ng ulam? What's my favorite food? Pagkain. Ulam? Ulam dish. What's your favorite dish? Favorito ko pagkain ay... Tinola o adobo po. Adobo at... Oh, hindi. Mango.
Mungo was very good. Ako po, gusto ko ng carbonara. Lechon, lechon naman. Gusto ko ng carbonara. Carbonara naman, yeah. Bakit kalimutan mo? Lagi talaga. Kalimutan siya. Kalimutan is forget, right? Opo. So you know his favorite dish more than him? He knows me a lot. You see that? Kuya. Tommy, Tagalog. Oh, 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 oh. Oh, grabe. Grabe naman. When you go outside the confession room, think of topics that you can talk about when you hear the school bell sound. School has started. What, what's the subject you want to talk about? Anong gusto mong subject? Huwag hawakan mo. Huwag hawakan. Huwag hawakan mo ang ng lape, ng ano? Pencil. Papel. Ng, papel. Ng, papel. Papel ko. Ah. Di ba? Konti. Hindi ko alam. Oh, man. Ano yan? Oy. Don't look at my head. Oh, no. Hindi na. Kailangan pag-usap ng Tagalog, pero... Pero ikaw takot. Wag. Masangit wag, mo. Wag masungit! Anong masangit? Masungit mo. Kasi... Nakatakot siya. Joke lang. You know the best teacher kung talagang gusto matuto ng certain language? Makihalubilo ka sa mga taong sinasabi yung language na yun at the same time, sumasagot ka sa ganung language. Kasi hindi mo pwede i-force yun sa isang tao. Kailangan mo na practice oo. Every single kasi day. Kasi yung pinapanood ko sila, parang hindi naman sila masyado ganun ka-interested na... Tsaka ano ah, ang naging leader nila para sa task na yun, si Bailey. Nakikinig sila kay Bailey na ang hirap, baloktot mag-Tagalog. Kasi dapat ano pa lang eh, kumbaga sila mismo, kapag kunyay kausap nila yung mga housemates na nagtatagalog, subukan na nila mag-Tagalog. Ay. Diba? Alam naman nila yun eh. Oh, galit kailangan. Ba ako? De joke lang. Hindi, feeling ko dapat may certain rule eh. Pag nag-English sila, dapat may punishment. Katulad ng nangyari sa previous editions. Oh, ano ka na? Exit ka na. Exit, ang bigat, oh. Bigat ng parusa. Pero isa sa Team Big Four ang tila naging bunsong anak daw ng Tumiyo. Pagkatapos magkaaminan, magkatampuhan, ngayon may bunso na. Ang bilis na mga pangyayari talaga. 9 months na kagad ang lumipas. Eto, panoorin natin first time sa online. Gusto mo water? Okay po. You have better, son. You have work to do. You have to help support your family, son. Don't forget, okay? Oh, it's not so warm. Kanina. Sobrang inget, inet. What's up, little man? Honey? Our son. He's doing better. You can go back to work now. Ay, sis Maria. You can make us anak better. Anak mo, babae, naging lalaki ang wala. My name is Thomas Amy Esguerra. Thomas Amy Esguerra Jr. Bakit Junior? Kasi nga, Thomas siya, Thomas din ako. Kasi Thomas ako. Si Franco ang bunso. Parang pamilya na talaga sila sa loob ng bahay ni Kuya. Lalo na yung shot na yon, yung scene na yon. Lagi silang nasa labas, no? Oo, tsaka sila tatlo yung magkakasama. Ang sarap siguro na sopa sa labas. Pag kayo ba, eto lang ah, legit question ah, pag kayo ba mag-boyfriend-girlfriend, is it a good sign kung nag-usap kayo about kids? About, hindi, kung very fresh pa lang ng relationship, anong certain na period of time para mag-usap kayo? Ako, alam ko, dapat engaged na kayo eh. Parang ganun eh. Kasi may mga ibang tao, boyfriend, girlfriend pa lang sila, pinag-usapan nila, oy, ang anak natin, first na pangalan ng anak natin, kung lalaki, ganito, kung babae, ganito, kung second, ganito naman. Ako, parang ina-arrange na nila yung future. Ako, I'm very careful with that topic. Bakit? Kasi at a certain age, like for example, our age, malapit na tayo dun eh.
And be careful with the words na bibitawan mo. Kasi, syempre, sa mga babae, umaasa yan, mm-hmm. di ba? And hindi pwedeng one-sided. Hindi pwede kapag may sinabi ka ngayon, bukas babawiin mo. So, careful ka dapat. So, when's the perfect time? Dependence talaga sa babae? I think okay yung kapag medyo pag-engage na kayo, kapag ikakasal na kayo, yung family planning, which is also good. Mm-hmm. Pero kapag tipo ngayon, wala naman silang commitment, di ba? Wala naman, ano ba talaga sila? Wala silang label. Wala pa label. Might as well just keep your mouth shut. Or talk about other things. Yes. Oo, not that serious topics, di ba? Tulad nga sinasabi naman ni Enchong, dapat enjoy na yung moment. Dahil yan yung pinakamasarap sa lahat. Sa labas, dun yung i-prove sa lahat na talagang kayong-kayo na. Pero bukod nga sa mga pangyayari sa sarap ng bahay ni Kuya, at bukod din sa mga hamon ni Kuya, hamon din sa mga boys ang pananatili ng kanilang pandesal. Pakahirap. Kaya naman, ang boys, all out pa rin sa kanilang workout. Panoorin po natin. Ito, tingnan nyo. Baba mo, may no? Hindi ba ba ni Bok ni Tarzan? Hindi, kasi, eto ah, pare, pag nag-gym ako, galit ako, naasar ako sa mga taong, kunwari, ito, tapos pagkatapos, titingin sa mirror, gano'n. Ay, oo, pareha tayo. Pare, nakakapigun eh, di ba? Kaya ako, kaya niligay yung mirror doon sa mga nagtataka kung bakit may mirror doon, para makita nyo yung tamang form, hindi para tingnan yung mga sarili nyo. Ako rin, ako hate na hate yun, kunwari, nasa ano, tago na sa pangalang River Cruise, ha? Grabe yun! Yung tipo mag-gym ka, tapos, i-record mo yung sarili mo na nagaganon, tapos... Ako, for a certain time, hindi. Okay lang yun eh. Kasi para i-promote mo yung tamang form or yung trainer mo. Hindi, joke lang. Hindi, pero kasi, pero yung... di ba, minsan hate-hate ko rin yung nasa gym ka pero nagsa-cellphone ka. Oo. Nakikipag-usap ka. Hindi kasi yun yung ani. Sana nagpunta ka na lang sa ibang lugar. Pero like, yung dun sa, hindi, dun sa clip natin, bakit... uncomfortable ka. Ewan ko talaga. Parang, kailan ba ang mayroong clip ang alam ko kung bakit. Miho? Alam ko kung bakit kasi malayo siya dun sa form na yun. Okay, pare, napag-usapan namin pakita yan. Pakita mo! Guys! Hindi, ito ha! Dito, excuse me! Guys, dito sa loob ng studio ha, ang totoong lalaki walang abs. Tama, mali! Ay, wala akong abs. May taba ako. May tama, taba ako. Tama. Oo. Taba. Yan lang dapat dito. Grabe. Tsaka yung, na. Yung mga tao natin dito sa studio, si Kiko, totoong lala, ang daming abs niya. Si Kiko po, nagtataka kayo, siya po yung kaninang picture na may abs pati sa likod. Kailangan ng tapya. Oo, oh, grabe. O, likat tingnan natin, silipin natin yung loob ng bahay ni Kuya, baka may pa-abs na naman, papandesal. Kiko, pasok. Pinakamataas sa kanya ng naakyat. Ito ang pinakamataas na punong kanyang ayan. Ito ang pinakamataas na puno na kanyang naakyat. Pinakamataas na puno. Ito ang pinakamataas na puno na kanyang naakyat. Shucks! Naakyat, nakakabaliw. Okay. Wow, Kale, so I can see the roof of my house. Sorry. Wow! Sabi ni Kale. Wow, sabi ni Kel. Nakikita ko. Kitang-kita ko dito ang bubong kasi parang sinasabi niya 'yan. Kitang-kita ko na ang bubong ng aming bahay. Ang bubong ng aming bahay.
Okay. Sandali. My house. Tanada. Tapos, while climbing the large branches, Kale sips. Habang patuloy na umaakyat si Kale, siya ay nadulas. Tama? Siya ay biglang nadulas. Okay. After nun... Wow! Wow. Yeah, the reaction of Kale. Why? Oy, nandito na tayo sa loob. Kasing laki lang natin yung papel. Wow. Miss ko tuloy si John. Kale, no. Si John Prats, hello. Grabe ka. Uy, magkakaroon na ng anak si Prati. Oh, little Prati. Very, very redundant to mga kapamilya. Pero ngayon, kitang-kita po natin ang ating housemates. Binigyan po ng lapis at ng papel ni Kuya. Alam nyo, yung mga tasks na ganyan, sobrang sensitive niyan. Kasi, bakit? Bawal na bawal ang magsulat sa loob ng bahay ni Kuya. Yes! Oo, kasi sa mga nagtatanong, baka masulat doon yung mga hidden messages or masabi doon na, uy, huwag mo ko inominate. Ano po yan, labag po yan sa rulebook ni Kuya. Yung mga connivance, big no-no. Pero bakit nga bang ang ating housemates... Sika Roger, parang ano, parang albularyo. Parang konti na lang yung leaf na lang. Oo nga, no? Baski nga walang ganun eh. Hindi, joke lang po. Bakit sila may mga hunky? Ano ang ginagawa ng ating housemates? Pwede ba natin makita kung ano yung sinusulat nila? Or medyo imposible na yun? Tsaka wala yung ibang housemates, no? Silang tatlo lang ata. Siguro special task to ng tatlo. Sige nga, pakinggan natin kung ano yung mga kaginapan. Where are we? Narinig lang ina ni Kela. Ang kanyang sigaw. Kaya lumabas agad dito. Pare, may laman yung ilong ni Roger. Tingnan mo. At tanongin. Wait. Pwede tayong bumasok sa loob. Tanong si Kela na lang. Nagkukwento, may isang story. Para tanungin si na Kale. Ibinabahagi itong si Don. Para kamustahin. Baka nagsustorytelling, story writing. Ayun! Lalaki. Batang lalaki at nag... At ang? Pangalan niya. Pangalan. Gumagawa sila ng ano, kwento. Pa? Feeling ko ha. Depende. Ay do, ang daming revision, no? Feeling ko, itong housemates natin, tatapatan niya yung etiquette for mistresses. Ang storya. Paano? Na isisegue ko lang, ha, na nakakuha na ng 180 million pesos. Galing! Ang lupit nila. Grabe. Congratulations, Star Cinema. Congratulations. Miko De Rosario, palaging nakatutok yan. Galing nyo. No, wow. Alam mo, ano pang mas magaling? Ano? Yung mga kaganapan mamaya. Ay! Ang panoorin natin ay na yung kanta ni Frank. Sa PV737, Frank Time. 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 Ngayong gabi, magpapatugtog ako ng iba't ibang kanta. Ang pag-ibig na ang kantang ko to para po to kay Tommy. Ikaw, ikaw, para po ako sa kaibigan kong si Ilona. Paano nga kayang maapektuhan ang samahan ni Franco at Bailey? Are you mad or something ba? Shock. EBB 77! Sila ang mga nominado sa loob ng bahay ni Kuya, si Jameson. Helping my family, that's like one of my main purposes in life. Si Richard. The hug I had with my dad kanina was probably the longest hug. I felt that he was really proud of me. Si Zeus. Kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral, kaya ko na makatulong. Text BB space name of housemate and send to 2366. This is a Tapos for ABS-CBN Mobile, Smart Talk and Text, Sun Cellular, Globe Prepaid and TM subscribers. 1 peso to Globe Postpaid subscriber. Only 1 vote per SIM. Pinoy Big Brother 737. Wow! Grabe ang mga kaganapan, lalo na sa mga mangyayari bukas sa 5th Election Night ng Pinoy Big Brother 737. Sino nga ba kina Jameson, Richard, or Zeus ang tuloy ng papaalam? Malalaman po natin yan bukas na bukas. Ganda nung sa prime time, no? Oo, no? Nag-away yung dalawa. Magugulantang ang mga Baylona fans. Or mabubuhay ba ang mga
Fralona fans. Feeling ko gera na to mamayang gabi. Pero bago pa maganap ang malaking gera na yan, maraming salamat sa Team Online natin for logging on to pinoyprepared.com/livechat at sa mga nanood po ngayon sa Sky Cable Channel 85. May replay po tayo mamayang gabi, 12 midnight sa Jimmy TV Channel 9. At kung gusto nyo pang itodo-todo ang PB737 experience nyo, i-follow nyo lang kami sa mga social media sites na nakita nyo sa ating screen. At Team Onliners, samahan nyo kami bukas dahil 5th eviction night na namin. Oh. At may special guest tayo mga kasama. Oh. Our friend, my friend, his friend, Gerald Anderson. Tutok lang po kayo kung saan updated kayo about everything and anything. BBB! Oh, before that one, gusto namin sabihin na happy 43rd wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Oscar Landerito. Tapos na naman tayo. Napakabuti po na anak nyo. Sobrang lusog po ni Direk. I love you, Direk Mark. We love you so much. Alright. Nakasama rin natin si Direk Mark at iba pang mga staff natin dito lang sa PB77. Oo, oo. Sana magkita-kita po tayo dito lang sa inyong nightly habit. Kami po ang PB77 Online! Mom grabs the ice and puts in the head. Sino ka man?